Okay, so magandang araw. Ngayon, i-demo naman natin kung paano gamitin ang ating Z-timer para sa ating gasoline vendo. Actually, pwede din ito sa ating water vendo. Kung gusto niyo ng ganitong setup, pwede din naman. So, either tubig or kahit anong liquid na gusto niyo i-dispense, na ganito ang setup na gusto niyo is pwede. Okay, yung wiring natin is almost kaparehas lang siya ng water vendo. Yung kaibahan lang is gumagamit lang tayo ng iisang coin slot. Tapos meron tayong dinagdag na dalawang switch. So ito yung mga start at saka stop switch ng mga pump. So itong isa is switch, start switch at saka stop switch ng water pump number 1 or gasoline pump number 1. Ito namang pangalawang switch ay start or stop ng water pump or gasoline pump number 2. So yung wiring natin is basic lang. So from positive, negative, and negative. So ang positive niya is dumadaan directly, siya naka-connect sa positive ng ating water pumps or gasoline pumps. Tapos yung negative naman is dumadaan siya sa relay. So yung mga negative is naka-connect sa normally open na terminal ng relay. Tapos yung common is naka-connect sa yung isa, itong relay number 1, naka-connect sa ating gasoline pump number 1. Tapos ito namang relay 2 is yung negative naka-connect sa gasoline pump number 2. Tapos yung supply, yung power na kinukuhaan ng ating Z-timer is nagmumula din dito sa ating main power supply. So kung malaki yung pump na gagamitin nyo, is advice ko gumamit kayo ng high current na power supply. Say for example, siguro mga 3 amperes kung ipapower nyo lahat ng water pumps tsaka yung ating Z-timer. Okay? So yun, ang ating coin slot na ginamit dito is yung universal. So tumatanggap siya ng piso, 5 or 5 peso tsaka 10 piso. Okay? So same wiring lang ng water vendo. Yung kaibahan lang is yung coin slot is iisa lang para na to sa dalawang pump. Tapos may dalawang switch, start tsaka stop switch. So start and stop switch sa pump number 1. Tapos ito naman start and stop switch sa pump number 2. Okay, so i-demo natin paano i-configure. Okay, so at first i-set up muna natin yung function ng ating Z-timer. So dapat i-set natin ito sa gasoline vendo mode. So, paano ba mag-set ng gasoline vendo mode? At first, patayin muna natin yung ating timer. Tapos, hugutin natin yung jumper. Tanggalin natin yung jumper sa mode jumper niya. Tapos, pagkatanggal ng mode jumper, turn on natin. So, makikita nyo, lumabas yung function button. I mean, display. So, nasa function 0 tayo ngayon. So, yung ating gasoline vendo mode is function number 4. So, select natin function number 4. Ayan. So, pagka-set ng function number 4 is turn off na natin. Tapos, ibalik natin yung jumper. So, pagkabalik ng jumper, turn on ulit natin. So, ngayon, nasa gasoline vendo mode na tayo. So, ngayon, hindi pa natin alam kung ilang seconds ba kailangan umandar yung ating water pump para punuin itong 1 litro. Sample, 1 litro ang pupunuin natin. So, mag-trial and error muna tayo. Okay? So, yung gagamitin natin sa trial natin is itong pump number 1. So, program muna natin yung time ng pump. So, pinutin natin switch 1, then switch 2. So, lalabas yun ang channel 1. So, ito yung pump number 1 na time. So, isiset natin kung ilang seconds or milliseconds ba kailangan natin paandarin para mapuno yung 1 litro. Ito. So, yung demo natin is tubig lang yung gagamitin natin. So, say for example, hindi ko pa alam. Try ko muna is 5 seconds. So, ito is seconds, itong dalawang to, sa left. Ito namang sa right is milliseconds. So, meaning,
i-adjust ko dito dapat 5. So para ma-move at first dito naka-point yung cursor natin. So pinutin natin switch 1 dalawang beses para pumunta dito, meaning switch 1. Ngayon ang cursor is nandito na. Tingnan natin. So nasa pangalawang digit na, balik natin sa 0. So dito tayo mag-adjust. So switch 1 ulit. Tapos pinutin ang switch 2 para ma-select yung 5 seconds. So meaning 5.0 seconds tayo ngayon. Okay. So para ma-save, switch 1, then switch 2 ulit. Ngayon lalabas naman ito yung channel 2. So sa channel 2 hindi muna natin to gagalawin kasi nasa trial and error ano pa tayo portion. So continue lang natin, switch 1, switch 2, tapos lalabas yung done. Okay, so try natin. So ngayon piso lang yung ihulog natin, meaning 1 pulse. Yan. So mayroon tayong 1 peso na nahulog. So since pump number 1 yung paanda rin natin, so pinutin natin yung start switch na switch number 1. So yan, so halos kalahati lang. So kulang. Balik natin. So kulang yung 5 seconds. So increase pa natin. Siguro mga 8 seconds. So 8.0 seconds. Halos tayo ulit. Pa pala na save. Channel 2 done. So naghulog na ako. So may 1 peso na nakalagay. So start natin. Ayan. So almost puno na. Pero hindi pa rin kasya sa isang litro. Kulang pa din. Siguro mga 9 seconds, try natin. 9 seconds. Channel 2 wala, so done. So hulog tayo ulit. So ito, piso lang yung 4th trial natin kasi isang pulse lang yung kailangan natin. Okay, so 1 peso is 'yan. So I think pwede na, pero I think kulang pa. So dagdagan pa natin siguro mga 9.5. So channel 1, so punta dito sa tayo sa pangalawang digit, so switch 1. Then adjust switch 2. So 9.5. Try natin. That. So let. Switch 1. Ayun. So I think ito sakto-sakto na ito. So depende na sa inyo. Sa akin, para sa akin okay na to. Yung ganito karami. Hindi naman siguro aabot 'yan sa ang totoong 1 liter, hindi naman siguro aabot dito. So ito, I think okay na to. So 9.5 yung base time natin. Ngayon, ito yung pagbabasehan natin sa pricing. Ito yung time na 1 liter. So for example, yung isang litro natin, yung price natin is sabi natin 50 pesos. So yung 9.5 i-divide lang natin into 50 pesos. So 9.5 divided by 50 is equals to 0.19. Okay? So
Itong 0.19, ito yung time na isiset natin at 50 pesos price per liter. Okay, so example natin sa ngayon is 50 pesos yung isang litro natin. So yung setting natin sa channel 1, for example, is 0.19. So set natin dito 0.19. Ayan, so 0.19 yung time. So meaning, isang piso, 0.19 ang time. So since 50 pesos, i-times 50 mo ito, so magiging 9.5 seconds yan. Okay? So ito yung basis natin. So for example, yung pump 1 natin is unleaded. Tapos ito namang pump 2 natin is premium. So pwede nating pag-ibahin yung pricing. So assume na lang natin na parehas yung price, 50 pesos. So yung channel 2 din, yung premium natin is same time. So set natin sa 0.19. So ngayon, kailangan mo maghulog ng 50 pesos para mapuno mo itong isang litro. So try natin. So ayan, mayroon tayong 50 pesos. So try natin switch 1. Medyo umapang konti tayo sa bubble. So I think tama lang, diba? Sakto lang. So try naman natin yung pump number 2. Sulugan natin ang 50 pesos. So same price sila ng first pump tsaka second pump. So ngayon sa pump number 2 naman tayo kukuha. So same thing din sa ating pump number 2. Kaso lang hindi siya pag sinabing 9.5 seconds itong pump natin sa pump number 1 is equal din yung time natin na isiset sa pump number 2, kasi magkaiba sila ng pumping power. Kasi hindi naman ito ganong accurate kung ating water pump, kasi mumurahin lang ito. So may tendency na itong isa is malakas pumigop, ito namang isa is mahina. So magkaiba sila ng time. So kailan mo pa rin iset, kailan mo pa rin mag trial and error sa pump number 2 para makuha mo yung base time niya. So same lang yung gagawin. Instead na channel 1 yung ipoprogram mo, channel 2 yung iseset mo. Tapos switch number 2 yung gagamitin. So same coin slot na gagamitin, ito pa rin. Okay. Yun lang at maraming salamat.